Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa One Ayala Grand Terminal. Magbibigay tayo ng latest update sa mga project na ginagawa pa rin dito sa loob. Sa ngayon, ongoing pa rin na ginagawa ang 2nd, 3rd at 4th floor na magiging One Ayala Mall. Nasa baba naman ito ang bus terminal at PUV terminal. Siguro mga ilang buwan pa bago matapos ang tatlong palapag na One Ayala Mall. Mula dito sa taas ng terminal, makikita natin doon sa kabilang side ng EDSA ang bagong ginawa na waiting shed para sa EDSA Carousel Ayala Station. Natapos na nga yung bagong waiting shed na yan matapos na ulitin dahil sobrang baba yung pagkagagawa nila nung una. Dalawang linggo na rin ang nakaraan mula nang huli tayong magbigay ng update dito sa One Ayala Grand Terminal at nabalitaan nga natin marami ng mga bagong restaurant, cafe ang nagbukas na, pati na rin ang Robinson Supermarket na nandun sa baba. Mamaya pupuntahan natin yan. Dito nga pala sa harap ng One Ayala Grand Terminal, meron ditong ginagawa na hanggang sa ngayon hindi ko pa rin alam kung ano ang magiging purpose nito. Ang hula ko lang baka waiting area o drop off area ng mga sumasakay ng taxi o di kaya yung mga sumasakay ng angkas o joyride. Abangan na lang natin kapag natapos na yan kung ano magiging purpose ng ginagawa dito. Sa taas naman ng One Ayala Terminal Building, ongoing pa rin na ginagawa yung ikatlong office tower. Pero sa ngayon nilagyan na ito ng mga glass windows at halos umabot na hanggang doon sa taas. Dito naman sa kanan yung One Ayala Tower 1 at Tower 2 na mas nauna nang natapos. Ito na ngayon ang bagong EDSA Carousel Ayala Station. Ayan, makikita nyo naman na transparent yung roof ng waiting shed na sakayan ng mga commuters. Mabuti na lang ngayon at wala ng araw, kaya hindi na masyadong mainit dito. Kapag tanghaling tapat, tagos yung init dito sa baba dahil nga transparent yung roof.
Nasa likod naman ng One Ayala Grand Terminal ang Seda Hotel. Mamaya pupuntahan din natin yan at magbibigay tayo ng update. Andito na tayo sa loob ng One Ayala Mall. Ongoing pa rin na ginagawa ang bagong mall na ito. Malawak yung area ng bagong mall at mayroong 3 floors. Kapag nagbukas na ito, abangan na lang natin sa mga susunod na buwan. Sa ngayon dito muna sa Ayala Entrance, yung daanan ng mga commuters papasok sa bus terminal. Mamaya na tayo pupunta doon, diretso muna tayo dito sa lower ground level. Ito na nga, makikita na natin, bukas na nga ang Robinson Supermarket. Para sa mga commuters na sumasakay dito sa One Ayala Grand Terminal, pwede na kayo mag-shopping muna dito sa Robinson Supermarket bago pa umuwi sa inyong mga destination. Occupied na rin ang karamihan sa mga stall dito. Ito pala ang ika-150th store ng Robinson Supermarket. May mga food stalls na rin na bukas dito, pati na ang mga bagong restaurants, flower shop, money changer, at magbubukas pa ng isang bagong branch ng BPI at isang travel agency. Nagbukas na ang dalawang restaurant dito, ang Classic Savory at dito naman sa kabila, ang Kenny Rogers. Andito na tayo sa pinakamodernong PUV Terminal dito sa ating bansa. Mala Airport yung ganda ng PUV Terminal na ito. Dito na ang bagong sakay ng mga jeep na paikot ng Makati at mga jeep na papunta sa iba pa mga lugar sa Metro Manila. Dito rin ang sakay ng mga UV Express mula sa Makati papunta sa iba't ibang destination. Napakaganda dito at world class ang One Ayala PUV Terminal. Meron pa mga seating area at air conditioned pa. Dito rin sa PUV Terminal, nagbukas na ang mga convenience store at iba pa mga food stalls katulad ng mga milk tea shop at marami pang magbubukas dito sa mga susunod na buwan. Para sa mga nagtatanong kung ano mga biyahe ng mga jeep at UV Express dito sa PUV Terminal ng One Ayala, ayan, tingnan nyo na lang yung mga destination dito.
Mas marami na ngayong food choices dito sa PUV Terminal ng One Ayala. Pwede pa kayo mag-grocery bago pa kayo umuwi dito sa bagong supermarket. Malinis at maganda rin ang mga restrooms. Sa ngayon dito muna sa Ayala entrance yung daanan ng mga commuters kasi sarado pa. Yung ibang mga daanan dahil ginagawa pa nga yung One Ayala Mall sa taas. Dito naman tayo sa bus terminal, mas marami nang sumasakay dito sa ngayon. Katulad ng mga commuters ng EDSA Carousel na papunta ng PTEX. Marami ding mga food stall na nagbukas na dito. Sarado muna yung area na ito, pati na yung mga escalators. Ito yung daanan ng mga commuters na manggagaling sa MRT. Dito rin pala sa bus terminal, marami na rin nagbukas ng mga bagong store, katulad nga nitong Clyde's. Masarap yung bread and pastry ng Clyde's kaya laging pinipilahan yung mga branch nito. Meron na rin ditong milk tea shop at doon sa pinakadulo magkakaroon din ng coffee shop. Dito na ang sakayan at babaan ng EDSA Carousel Bus southbound papunta ng PTEX. Yung EDSA Carousel northbound naman na papunta ng Quezon City, doon naman yung sakayan sa kabilang side ng EDSA yung pinakita natin kanina. May mga biyahe din dito na papunta sa south ng Metro Manila, FTI, Sukat, Bikutan, Alabang at mga bus na papunta ng Laguna. Meron na rin mga P2P bus papuntang Katipunan, Fairview, Naiya Airport at Antipolo. Dito naman tayo sa bandang likod ng One Ayala Grand Terminal kung saan ginagawa pa rin ang Seda Hotel. Ito na ang latest progress sa bagong Seda Hotel. Malapit na rin pala itong matapos. Babalik na lang ulit tayo dito next week para magbigay ng latest update
sa mga project na ginagawa pa dito sa One Ayala Grand Terminal. Ano masasabi nyo sa proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.